Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jean, your Pinay Nanny vlogger working here in Hong Kong. So for this video guys, I will share with you my secrets that keep me motivated to finish my contract here in my employer. So ano nga ba ang sikreto ko kung bakit ako nakatapos ng dalawang kontrata dito sa employer ko, meaning I've been working with them for almost 4 years. Magpo 4 years na ho ako sa kanila ngayong July 31. My second contract will finish on July 31, 2019. And yet, they still offer me to renew for another contract, third contract with them. So, ano nga ba ang sikreto ko kung bakit ako nagtiyaga, hindi ako nag-break contract, or hindi ako na-terminate within my 2 contracts sa aking employer at matatapos na nga ang aking contract, second contract ngayong July 31 sa kanila, and yet they still offer me to renew a third contract sa kanila. So, kung hindi lang sa mga reasons na to, baka matagal na rin ako nag-quit, matagal na ako nag-break contract, or matagal na ako nag-terminate, okay? But what are the reasons that keep me motivated why I tried to finish my 2 contracts with my employer? So, for this video, I will share with you the reasons that keep me motivated to finish my contract here in my employer. First reason that keep me motivated, every time na gusto ko nang umuwi, gusto ko nang mag-break contract, or gusto ko nang magpa-terminate, first reason is that I always try to look back my sacrifices when I was on the line for interview and applying for work abroad. Yung pagod, yung puyat, yung nagtiis ka sa haba ng pila, gising ng maaga, yung traffic sa Manila sobra, yung gutom, lahat yan tiniis para lang makapagtrabaho ka sa abroad. So bago ka mag-quit sa kontrata na pinirmahan mo for 2 years, isipin mo muna yung mga sacrifices na ginawa mo dyan sa Manila bago ka nakarating dito sa Hong Kong or nasaan ka man ngayon. So, for sure, marami sa inyo ang nagtiis sa traffic, puyat, pagod, gising ka ng maaga, nagtiyaga ka sa kapipila, nagtiyaga ka ng kaantay na may broker na darating for interview. Yun, lahat ng yun, try to look back. Every time na naisip mo mag-quit, try to look back. Kasi marami ang nasa Manila pa, nasa Pilipinas, kung nasaan man sila ngayon na gustong pumunta, kung nasaan ka ngayon. Kaya, yun na lang minsan ang iniisip ko na I will try my best to finish my contract dahil hindi basta-bastang sakripisyo ang dinanas mo sa Manila sa agency bago ka nakarating kung nasaan ka man ngayon, nasa Hong Kong ka man, nasa Middle East ka man. And also your finances, your expenses when you were just applying for work abroad. Yung expenses mo, yung placement fee mo, hindi basta-basta, hindi lang piso, 10 or 100. Nagastos, diba, tayo ng libo-libo para lang makapagtrabaho sa ibang bansa. Tapos magkukwit ka lang, magbre-break contract ka lang, use your expenses, your gastos, your utang na rin, yung iba nagkakaunda utang-utang, nakasangla ng kung ano-ano para lang pang placement fee. Use this reason to keep yourself motivated na matapos yung kontratang pinirmahan mo dito sa Hong Kong or nasaan ka man ngayon. Ang pagiging buhay abroad, hindi kompleto kung wala yung ceremony boss, di ba? Yung mga ceremony boss, yung mga criticism dyan sa working place mo, sa working area mo, or sa mga taong pinagsisilbahan mo, use their sermon, use their criticism constructively. Kasi minsan kung magpadaig ka sa ceremony boss or sa mga problema within sa working area mo, malamang matagal ka na nag-quit. Kaya pag sinermonan ka ni boss or kung ano man sasabihin niya, it's okay. Accept their sermon and use that sermon constructively, okay? Para hindi na masira ang araw mo at para na rin matapos mo ang kontrata mo, hindi mo sasabihin, ay mag-quit na lang ako, ay uuwi na lang ako, ganun. And also, you need to pray, okay? Pray always and keep positivity in mind para matapos mo yung kontratang pinirmahan mo dito sa Hong Kong or nasaan ka man ngayon. At isa sa mga rason kung bakit talaga ako hindi nag-quit at nagdesisyon na tapusin ang 2 kontrata ko dito kay boss. Yung unang kontrata, 2 years. Pangalawang kontrata is another 2 years. What keep me inspired and motivated na tapusin yung kontrata ko dito sa kanila is because of my dreams, is because of my goals, why I applied for work abroad. Before ako pumunta ng abroad, or kayo, kahit sino, before tayo pumunta ng abroad, diba, meron tayong dreams, meron tayong goals kung bakit tayo pupunta sa abroad, ba tayo magtatrabaho sa abroad. We have our dreams, we have our goal. Maybe we have different dreams, different goals, pero yung iba dito, minsan gusto nila masuportahan yung kids' schooling nila, finances, maibigay yung finances ng kids' schooling nila. Yung iba,
they dream to have their own house and lot or kunting puhunan, capital para sa negosyo, yung mga ganun na mga goals sa buhay, these goals will keep you grounded na kahit sa anong sermon ni boss, anong criticism, anong pagod, anong puyat, anong bigat ng katawan, sakit na ng katawan, kakatrabaho mo, your goals will keep you grounded to finish your contract. Kahit may sermon, kahit nakakapagod sa trabaho, or ang daming gawain, pagod ka na, gusto mo nang umuwi, gusto mo nang mag-break ng contract, go back to your goals. Go back to your dreams because your goals, your dreams will keep you grounded para matapos mo ang kontratang nasimulan mo dyan kay employer mo. Kasi itong mga goals mo, itong mga dreams mo, somehow it will help you to keep you grounded. It will inspire you and motivate you to finish your contract. Kasi minsan sinisimunan ka na, pagod ka na, puyat ka na, hindi mo na kaya ang trabaho, gusto mo nang umuwi. Pero yung goal mo hindi pa tapos eh. Yung dreams na binaon mo papunta sa abroad, hindi pa tapos eh. Yung anak na pinapag-aral mo, hindi pa tapos. Yung bahay at lupa na pinangarap mo, baon mo papuntang abroad, hindi pa tapos eh. So itong goals, itong dreams na to, it will help you somehow to keep you grounded and motivate yourself to finish your contract. So para matapos mo ang kontrata mo kay amo, para mapagtiyagaan mo pa at pag sumikapan mo na tapusin ang kontrata mo, ma-accept mo yung sermon nila at matapos ang kontrata mo na hindi ka mag-quit, sometimes you need to visualize your goals. Visualize your goals, learn to use positive imaginary kasi positive imaginary is a powerful way to remain inspired. Think about your dreams, think about your goals every day. Sa pagbangon mo, kahit pagod pa ang katawan mo, puyat ka pa, pipilitin mong bumangon. Inspired ka na bumangon, magtrabaho ulit, magsipag ulit, at tapusin ang kontrata mo na hindi ka mag-i-stop or mag-break ng kontrata. Kasi you have the positive imaginary in your mind na, ay, bahay ko sa Pilipinas, hindi pa tapos, ba't ako mag-break? You know, tapusin ko na lang ito para mapatapos ko yung bahay ko sa Pilipinas. Tapusin ko to kasi yung mga anak ko, kailangan pa ang finances nila for schooling. So, these goals, these dreams will somehow keep you grounded really and keep you inspired and motivated to finish your contract. Itong positive imaginary na to or positive image na nakikita mo, use that image to motivate yourself. Yung mga nabanggit ko, yun ang mga reason kung bakit ako nagtiyaga na tapusin ang kontrata ko dito kay employer ko na kahit pagod ka na, kahit sa kabila ng sermon, pagod, pinilit mong tapusin eh. Pinilit kong tapusin para doon sa mga reasons na nabanggit ko kanina. Use those reasons as a motivation to yourself to strive more and keep going. Kahit sa anong sermon, anong pagod, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang umuwi, gusto mo nang mag-break. Pero if you use this reason as a motivation and to strive more and keep going, na matapos mo kung ano yung nasimulan mo kasi sayang naman, di ba? So yun lamang guys for this video. Thank you so much for watching. See you in Hong Kong. Have a good day and God bless. Bye!